Ang panaginip mula sa nakaraan ay nagsasalita sa kasalukuyan. Isang araw ay may isang matalino ngunit makakalimuting lalaki ang nakasakay sa tren. Siya ay lubos na nakatuon sa kaniyang pagbabasa. Ang konduktor ay napadaan at tinanong ang kaniyang tiket. Kinapa at tiningnan ng lalaki ang lahat ng kaniyang bulsa ngunit hindi niya ito masumpungan. Muli ay pinasimulan niyang hanapin ito na tila man din galit na galit. Kaya sinabi ng konduktor ng buong kabaitan, "Kalimutan na ninyo, Ginoo. Huwag na kayong mag-alala. Sigurado ako na nasa iyo iyon." Ang matalinong lalaki ay sumagot na nag-aalala, "Pero hindi mo naiintindihan. Kailangan na makita ko iyon ngayon. Kailangan ko ang tiket na iyon para malaman ko kung saan lugar ako dapat pupunta." Milyong mga tao sa buong mundo ngayon ang nagtatanong, saan ba tayo patutungo? Ang hinaharap ay para bang walang kasiguruhan. Sila ay naguguluhan. Sila ay nagtataka kung saan patungo ang ating mundo. Hindi na natin kailangang magtaka. 2,600 taon na ang nakalipas ng isang sinaunang hari ang nagkaroon ng panaginip na nagbalangkas ng kasaysayan ng ating sanlibutan. Ang aklat ng Daniel sa Biblia, 2 kapitulo, ay nagsasabi sa atin ng isang kwento ng isang kapunapunang panaginip. Ang lalaki na nagkaroon ng panaginip ng panahong iyon ay ang namumuno sa Babylonia na nooy ang pinakamakapangyarihang kaharian sa mundo. Sa kanya lamang 2 taon bilang hari, si Nabucodonosor ay nagtungo sa kanyang higaan isang gabi na may kabalisahan sa kanyang isip. Siya, tulad ng lahat sa atin, pagkaminsan ay nag-aalala tungkol sa hinaharap. Siya ay nag-iisip kung paano lamang kahaba ang itatagal ng kanyang kaharian. Sa bandang huli, siya din ay inantok at nakatulog. Nang ang hari ay nagising sa kanyang paudot-udlot na pagtulog, siya ay nabagabag. Alam niya na siya ay nagkaroon ng panaginip at nalalaman niya na ang panaginip na ito ay may malaking kahalagahan, ngunit hindi niya maalala kung ano ang panaginip na iyon. Ang mga taga-Babylonia ay binibigyan ng malaking kahalagahan ang gayong mga bagay. Kaya si Nabucodonosor ay may mga engkantador, mahiko at mga manggagaway na nagaangkin na sila ay may kakayahang magpahayag ng mga hiwaga at magpaliwanag ng mga panaginip. Siguradong masasabi nila sa kaniya kung ano ang panaginip at ibig sabihin niyaon. Kahit na napakaaga pa, sila ay inatasang magtungo sa korte. Nang sila ay dumating na at nakatayo sa harap ng hari, ay sinabi sa kanila, "Ako'y nanaginip ng isang panaginip at ang aking espiritu ay nabagabag upang maalaman ang panaginip." Ang mga taong ito na tinatawag na mga pantas na tao ay nabigla. Sila ay walang kaparaanan kung paano malalaman ang napanaginipan ng hari. Kung masasabi lamang niya sa kanila ang panaginip, sila ay tiwala na makapagbibigay sila sa kaniya ng kapanipaniwalang paliwanag. Kaya nga sinabi nila, "O hari, mabuhay ka magpakailanman. Saysayin mo sa iyong mga lingkod ang panaginip at aming ipaliliwanag ang kahulugan." Ngunit si Nabucodonosor ay wala na sa kanyang kondisyon para makipagtawaran sa kanyang mga
binayaran ng mahal na mga pantas na tao. Sinagot ang hari ang Kaldeo, "Tiyak ang mga salita mula sa akin. Kapag hindi nyo na ipaalam sa akin ang panaginip at ang kahulugan nito, kayo'y pagpuputol-putulin at ang inyong mga bahay ay gagawing bunton ng dumi. Ngunit, kung inyong ipaalam ang panaginip at ang kahulugan nito, kayo'y tatanggap sa akin ng mga kaloob." Mga gantimpala at dakilang karangalan, kaya't ipaalam ninyo sa akin ang panaginip at ang kahulugan nito. Sa bandang huli, ang mga pantas na lalaki ay umamin. Ang mga Kaldeo ay nagsisagot sa harap ng hari at nangagsabi, "Walang tao sa ibabaw ng lupa na makapagpapaaninaw ng bagay ng hari. Palibhasa'y walang hari, Panginoon o pinuno man na nagtanong ng ganyang bagay sa kanino mang Mahiko, Encantador o Kaldeo. Walang ibang makapagpapaaninaw sa harap ng hari, liban ang mga Diyos na ang tahanan ay hindi kasama ng tao." Si Hari Nabucodonosor ay nagalit ng gayon na lamang at siya ay mabilis na nagpalabas ng isang kautusan na patayin ang lahat ng mga pantas na tao. Sa panahong iyon, sa Babylonia ay mayroong apat na kabataang Hebreo na napilitan na manirahan doon pagkatapos na wasakin ni Nabucodonosor ang kanilang lungsod, ang Jerusalem. Si Daniel at ang kanyang mga tatlong mga kaibigan ay naging matagumpay sa kanilang pag-aaral na sila ay malino na ibinilang sa mga pantas na lalaki ng kaharian. Sa ilang kadahilanan, gayunpaman ang unang pagkakataon na marinig nila ang mahiwagang panaginip ay nang ang mga sundalo ay dumating upang sila ay kunin at patayin. Si Daniel ay humingi ng oras na makapanalangin sa kanyang Diyos at upang makahiling ng katalinuhan upang kanilang maipaliwanag sa hari ang kanyang panaginip. Anong laking responsibilidad ang nakaatang sa mga balikat ni Daniel? Hindi lamang ang buhay niya at ng kaniyang mga kaibigan ang nakataya, ngunit pati na rin ang mga buhay ng lahat ng mga pantas sa Babylonia. Si Daniel ay bumalik sa kaniyang bahay at kasama ng kaniyang mga kaibigan, sila ay nanalangin para sa isang himala. At dininig at pinarangalan ng Diyos ng langit ang mga panalangin iyon. Sinabi ng Biblia na nang gabi ding iyon ay inihayag ng Diyos ni Daniel sa kanya ang lihim na panaginip. Gayon na lamang ang kagalakan ni Daniel sa kasagutang ito sa kanyang panalangin ng kaniyang sinabi. Pinasasalamatan kita at pinupuri kita o ikaw na Diyos ng aking mga magulang na siyang nagbigay sa akin ng karunungan at lakas. Anong at nagpatalastas ngayon sa akin ng ninanais namin sa iyo sapagkat iyong ipinalam sa amin ang bagay ng hari. Anong kahangahangang kasagutan sa panalangin? Anong pagkakataon para sa tunay na Diyos na maipakilala sa paganong kaharian ng Babylonia? Kaya't pinasok ni Daniel si Ariok na siyang inihalal ng hari na lipuli ng mga pantas na tao sa Babylonia. Siya'y naparoon at nagsabi sa kaniya ng ganito,
Huwag mong lipunin ang mga pantas na tao sa Babylonia. Dalhin mo ako sa harap ng hari at aking ipaaninaw sa hari ang kahulugan. Pansinin na hindi inangkin ni Daniel ang personal ang papuri para sa kahangahangang bagay na nagawa sa paghahayag ng lihim na panaginip. Ang lihim na itinanong ng hari ay hindi maipaanino sa hari kahit ng mga pantas na tao, ng mga engkantador, ng mga mahikuman o ng mga manghuhulaman. Ngunit may isang Diyos sa langit na naghahayag ng mga lihim at siyang nagpapaaninaw sa haring Nabucodonosor kung ano ang mangyayari sa mga huling araw. Nalalaman ni Daniel na mayroon lamang isang Diyos na makapaghahayag ng hinaharap. Sa katunayan, ang kakayahan na isulat ang kasaysayan bago pa ito mangyari ay isang katunayan na ibinigay ito ng Diyos ng Biblia upang ipakita na siya ang tanging tunay na Diyos. Sapagkat ako'y Diyos at walang iba liban sa akin, ako'y Diyos at walang gaya ko, na nagpapahayag ng wakas mula sa pasimula at mula ng mga unang panahon ng mga bagay na hindi pa nangyayari. Ang Diyos ni Daniel ay nagawa ang mga bagay na hindi nagawa ng mga pantas ng tao ng Babylonia. Kung tutusin ay maaaring sabihin ng Diyos sa hari kung ano ang kanyang napanaginipan at ang mga bagay na kanyang iniisip bago pa siya matulog. Tungkol sa iyo, o hari, ang iyong mga panag-iisip ay dumating sa iyo sa iyong higaan kung ano ang mangyayari sa panahong darating. At siya na naghahayag ng mga lihim ay ipinaaninaw sa iyo kung ano ang mangyayari. Oo, ang Diyos ng langit ay nakaalam ng mga inintindi at kapaguran na nasa isip ni Nabucodonosor ng gabing iyon. Nalalaman niya na ang hari ay nag-aalala tungkol sa hinaharap at nais niya na malaman ni Nabucodonosor na ang hinaharap ay naiingatan sa kanyang mga kamay. Ang sumunod na pinasimulan ni Daniel na sabihin ang panaginip. Ikaw, o hari, nakakita at narito ang isang malaking katawan. Ang larawang ito na makapangyarihan at ang kanyang kakinangan ay mainam ay tumayo sa harap mo at ang anyo niya ay kakilakilabot. Tungkol sa larawang ito, ang kanyang ulo ay dalisay na ginto, ang kanyang dibdib at ang kanyang mga bisig ay pilak, ang kanyang tiyan at ang kanyang mga hita ay tanso. Ang kanyang mga binti ay bakal, ang kanyang mga paay isang bahagi ay bakal at isang bahagi ay putik na luto. Namangha si Nabucodonosor ay nakinig kay Daniel habang isinasalarawan niya ang larawan na tugma sa kanyang nakita sa panaginip. Walang pagdududa, iyon ang panaginip na nakita niya. Si Daniel ay nagpatuloy.